person is the one who profess belief but doubts, saying na we deceive if we say we believe but don't act on the word. Being a hearer of the word of God, it is not enough. It has to translate into our life. We need to be a doer of the word. Kailangan nandun yung action. Hindi lamang tayo nagpapakinig dito. Hindi lamang tayo practice what we preach. Sabi nga, practice natin yung mga nabasa natin, especially yung salita ng Diyos. At tayo magbe-benefit nun. And then sumunod na verses, sa verse 23, ang sabi is, because if anyone is a hearer and not a doer, he is like someone looking at his own face in a mirror, for he looks at himself, goes away, and immediately forgets what kind of person he was. Inihambing ni James dito yung nakikinig lang at hindi tinutupad yung salita ng Diyos sa taong nananalamin o nagsasalamin. Then after magsalamin is, nakalimutan niya kung ano yung itsura na meron siya. And that's foolish. Napakahangal nun na nakakalimutan din natin agad what he looked like after just looking at himself. Makikita natin dito yung negligent ng isang taong nananalamin who doesn't care what he looked like. Wala siyang pake kung ano yung itsura na meron siya. So makikita din natin dito na alam naman natin na karaniwang ginagamit yung salamin, no? Sa siyempre pag nananalamin tayo, titingnan natin ating itsura, siyempre hindi natin pinapaabayaan yung sarili natin na hindi maayos. Tumitingin tayo sa salamin para tingnan or ayusin yung mga hindi maayos sa ating itsura, no? Yung mga flaws sa ating mukha na needed to be correct, to be corrected, no? And it's something na may ginagawa tayo at hindi natin pinapabayaan yun sa sarili natin. Minsan pa nga, paulit-ulit tayong nananalamin just to secure our face is yung matin natin yung image na gusto natin. Kaya paulit-ulit tayong minsan nananalamin. So, kaya foolish to look in a mirror and forget what you look like. And also foolish to look in a mirror and not care what you look like. And it is foolish to hear the word of God and not do what it says. Napakahangal na tayo'y nakikinig. Marami na tayong napakinggan. Pero marami na pumasa sa ating mga tenga. Pero ano na, nasa na yung aplikasyon? Nasa na yung gawa nito? No? Isang hangal na napakinggan mo ang salita ng Diyos, ngunit hindi natin pinapamuhay o ginagawa kung ano ang pinapagawa ng salita niya. Verse 25, but the one who looks intently into the perfect law, freedom, and perseveres in it, and is not a forgetful hearer, but a doer who works. This person will be blessed. Nabit ito ni James na kung ginagawa, na-apply natin yung salita na ating natatanggap. Ayun yung sa verse 21. Natanggap natin yung salita. And then, yung application. No? Kung di tayo nagiging pabaya sa ating natanggap salita, and intently looking into the word which he calls the perfect law of freedom, and he will be blessed, yung taong gumagawa ng salita ng Diyos, ina-act ang salita ng Diyos. Dapat natin tingnan ang perfectong batas, at ang batas na iyon ay matatagpuan lamang kay Jesus. We are to look into a perfect law. And that law is found in Christ. Hindi ito yung batas that bounds in rituals, ceremonies,
or practices. This is the law. This is the law of Christ. So, my conclusion, we must build our houses on the rock and not on the sand. We must obey the word of God. I'm not saying na magiging perfect yung obedience natin. Magkakamali tayo, sablay tayo. Kasi nature natin, magkasala. Pero dapat nandun yung trajectory or direction na ginagawa natin, sinusunod natin yung salita ng Diyos. Sabi nga sa last devotion, si Deacon Mimon, na we are the antithesis of this word. No? We are the salt and the light. So, paano tayo magiging salt and light ng mundong ito if we are not applying the word of God? No? So, huwag tayong maging negligent. Huwag natin pabayaan na palagi na lang natin naririnig. Pero hindi, kasi dami na nalaman eh. Kulang na lang yung aksyon. Hindi ko sinasabing, ako, perfect ako. Nagagawa ako lahat. Hindi natin sinasabi yun. But lagi ang trajectory ng ating ginagawa is yung motive natin or yung direction ng ating pagsunod is nandun kay Kristo. So, yun lamang po, tayo yumukot at manalangin. Kailan Diyos, maraming salamat sa biyaya mo. Maraming salamat sa inyong salita, Panginoon, na tumutuso sa aming puso, sumusugat sa aming mga puso, isipan. Maraming salamat sa paalala na kami hindi lamang nakikinig o tagapakinig ang salita. Maraming salamat sa pagpapaalala na kailangan din namin gawin yung mga salita na iyong inuutos. You must practice what we preach o nababasa namin sa inyong salita. Ama, tulungan mo kami. Kami makasalanan. Kami nahuhulog sa kasalanan. But we want, Lord, to obey. And samahan mo kami sa aming obedience, Panginoon, sa inyong salita. And tulungan mo kaming huwag maging pabaya sa aming mga responsibility, sa aming mga kailangan gawin as a follower of Christ. Panginoon, maraming salamat muli sa aming pagpapatuloy. Sa araw na ito, patuloy lamang ang pangalan mo ang mabiyaya at mapapurihan. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen.